Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-farmers. Welcome back po dito sa Montikong Channel. At kamusta po kayong lahat? Dito po sa lugar ko, mga ka-farmers, ay labis-labis na yung ulan. Tuwing gabi po, ang lakas po ng ulan. Tapos sa araw po, occasionally umuulan din. Kaya kawawa po yung ating mga tanim dahil na bubugbog sa ulan. At ngayong araw nga pala, mga ka-farmers, ay mag-aabono ulit ako ng aking talong. Bali ito, mga ka-farmers, ay 1 month na. At kung makikita nyo, may bulaklak na rin po. Ayan, mahigit po itong 1 month, pero hindi ko maanuhan kung yung exact date ba. Ito nga pala, mga ka-farmers, ay kung bago lang kayo sa aking Munting Channel, ito yung Palexto F1 variety ng Swiss Company. At itong part na ito, itong malalaki, ito yung nauna. Una to ng 2 weeks dun sa may parting dulo. At siguro marahil kung bago lang kayo, magtataka kayo, bet madamo pa yung talong natin. Ano pa to, mga farmers, inuutayan ko na po itong gamasan. At kahapon nag-spray na ako ng pamatay damo. At kita ko naman ngayon, dilaw na agad yan. Ito po, kita nyo ba? Madali lang agad yung damo. Kahapon po ako nag-spray, tapos kagabi nula lang malakas. So sana wag namang sana tumalab yung in-spray natin. Pero nakikita ko naman na okay naman. Ayan po. Bali, mga farmers, katulong ko ngayon yung kapatid ko sa pag-abono. Kakatapos lang pala namin mag-abono ng sili. Drenching po lagi yung ginagawa ko para tipid sa abono. Ano nga pala, mga farmers, yung hindi ko na napakita sa inyo yung pag-abono ko ng sili, dahil ganun din naman yun. Ulit-ulit lang yung ginagawa natin. Baka naman manawa kayo sa inyong napapanood. Bali, dun lang lagi. Yara winner lang lagi. Yung ating ginagamit, 3 kilo kada drum. At maganda na po, mga ka-farmers, yung talong natin. Pero yun nga, hindi tumutuloy yung mga unang bulaklak niya. Dahil hindi po ay pruning yung ginawa ko dito. At saka mga farmers, ulan ang ulan kaya hindi magtuloy yung bulaklak. Pero so far so good naman, maganda naman siya. Yun nga lang, hindi pa nga nagagamasan. Kita nyo ba, mga farmers, yung damo, dilaw na at sana magtuloy-tuloy na yung pagkapatay ng damo. At dito pa nga pala, mga farmers, sa bandang dulo, nag-start na akong gamas. Ayan po yung nagamasa ko na. Start na kahapon. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong nalate siya ng 1 week. Mahigit. Tapos itong gitna, nalate ito ng mahigit. Kulang 2 weeks, sorry ko. Kaya hindi pa man tayo yung laki niya. Mas malalaki yung bandang dulo. Ayan niya, kahapon nagamasa ko at yung mga flabes, nakita kong kambali, inilipat ko. Ayan po, mga farmers, maganda po yung bulas ng talong na to. Sana magtuloy-tuloy. Ito yung ating gagamitin, mga ka-farmers. 2 kilos na Unix 16 at 2 kilos na 1620. Tutunawin muna natin ito. Ito na nga pala yung namin. Tinuno na abono na halong maigi, dahil yung 1620 ay napakahirap ng tanawin, kaya dapat ay tunaw na tunaw talaga na haloy mong maigi. Dito po sa daming ito, ang nagagamit po namin dito ay sa isang lata ng sardinas yung lagay sa puno, ay yung 200 liters po ay labis po ng 1 balde.
Kaya so matotal, ito po ay nasa may higit na 1,000 na puno. Dahil lang isang drum po, equivalent po yan sa 1,200. Tapos ang isang balde po, mga farmers, equivalent po to sa 120 na lata ng sardinas. Kaya so matotal, nasa 1,080 ito. Sabihin na natin 1,000, mamatay na yung 80. Ayan, 1,000 na puno. Sana maalagaan natin ng maganda. Ganda po yung presyo ng talo ngayon. Ayan po. Kada kukuha tayo mga farmers sa tinuna natin. Lagi natin haluin para mix na mix yung abono. Dahil pag hindi, tumitinin yan sa ilalim. Ayan. Tay. Ha? Dapat sana ay granular yung aking gagawin. Ang problema lang kukunti na yung abono ko. Kaya drenching na lang. Basta po sa pagdi-drenching, diretso na yun sa puno. Huwag nyo lang papatamaan yung dahon. Yun to po kalakas ng hangin dito kapag gantong araw. Tapos maya maya biglang wala ng malakas. Kaya stress talaga yung mga alaman natin. Talong kaya pa medyo mahal ang mga gulay ngayon. Pagka ganitong malakas ang hangin, delikado yung mga ampalaya, sitaw yan. May stress talaga yan. Ayun po yung sitaw natin, mamaya mag-aano na tayo dyan, mag-start na tayo magtulos. At ito nga pala mga farmers, yung sinasabi ko sa inyo na ano, late ng almost 2 weeks simula po dito hanggang doon, balipit ang linya yan. Ganda sana kung nagkasabay-sabay. Kanina nag-uli ako, may nakita na ako mga ano, kailan-ilan na toy-toy na maliit yung mga bunga na rin. Ito na pala yung part na nagamasan ko na. Napakaganda pagka malinis yan. Grabe talaga ang lakas ng hangin mga farmers sa'yo. Tarin nyo yung talong natin oh. Mga kalog-kalog yung mga puno. A few moments later. Hello mga farmers, tapos na po tayo. At grabe kung makikita nyo, lakas ng hangin oh. Ito may yung dahon ng ating talong.
Tapos ito yung natira natin na abono. Ayan. Lagi yung labis ni sambal, this is a drum. Tapos ito pa. Pansinin nyo yung 1620 ka farmers. Oh. Hindi pa talaga siya natutunaw. Napakatagal talaga matunaw niya 1620. Pero maganda kasi yan. Gawa na ng pampatibayan ng puno, pampatigas, tsaka pampalago ng ugat. So, next, ano naman natin ngayon mga farmers? Kukunin natin yung mga tulos doon sa luma natin si Tawan para makapag-start na tayo dito sa ating bagong si Tawan yun. Gawa sobrang lago na rin. Ayan. Ito yung mga damong inisprehe natin kahapon, patay na. Dilaw na sila. So mga farmers, hanggang dito na lamang at maraming salamat po ulit sa inyong panood. At kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakahit na rin po ng notification bell para you stay updated po sa mga bagong video na aking upload. Muli, maraming salamat sa inyong panood. God bless us all po.